Alam natin na ang mga hayop sa wild ay madalas na hindi magkasundo at mahirap na itong baguhin dahil ito na ang kanilang nature. Pero minsan ay may mga pagkakataon na sila-sila mismo ay nagtutulungan laban sa mga predator. Sa episode na ito ay papakita ko sa inyo ang mga kuha mismo sa camera na kaya nila magtulungan at lumaban sa mga kaaway. Ang unang video na ating itatampok ay ang isang unggoy na nahulog sa railway at nawala ng malay sa nihito ng kanyang pagkakakuryente. Maya-maya ay dumating ang kanyang kapwa unggoy upang siya ay tulungan. Ang isa sa kanila ay binuhat ang walang malay na unggoy sa tubig at ginigising ito. Hindi sumuko ang unggoy na sumasaklolo sa kanya hanggang sa siya ay tuluyan ng magkamalay. Nakakatuwang panoorin na kahit hayop ay may malasakit sa kanilang kapwa. Isang leon ang nagbabalak at takihin ang sugatang bupalo. Sinubukan lumaban ng bupalo sa leon. Ngunit hindi rin nagtagal ay nanghina ang bupalo na sa pagkakataong ito ay tila ba wala ng kawala sa mga pangil ng leon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang dambuhalang elepante at tinakot dito ang leon upang makatakas ang kawawang bupalo. At makikita rin sa video na parang tinutulungan niya pa itong tumayo. Makikita sa videong ito ang pag-atake ng inahing baka sa isang tao na nais kuhanin ng kanyang calf o anak. Hindi naman siguro masama ang intensyon ng taong ito sa kanyang anak, ngunit iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. Nakakatuwang panoorin ang asong ito, sinusubukang i-revive ang isdang nahuli ng kanyang amo sa pangingisda. Sino nagsabi na mortal na magkaaway ang aso at pusa? Sa pagkakataong ito ay tila mag-BFF sila dahil ang aso ay nakulong sa kabilang bahagi ng gate at hindi siya makalabas. Kaya tinulungan siya ng kaibigang pusa para tuluyang makawala. Ang cute nila tingnan, di ba? Inatake ng isang ahas ang palakang ito at sinusubukang lunukin. Pero dahil malaki ang palaka ay hindi madali para sa ahas na lubusan itong malunok. Pilit na lumalaban ng palaka kung kaya napunta sila sa katubigan. At makikita na halos talo na sa labang ito ang palaka. Pero isang palaka ang biglang tumalon sa ahas para matulungan nito ang kanyang kaibigan. Hindi napansin ng ibon na salamin na pala ang kanyang nililiparan kung kaya bumagsak ito at nawalan ng malay. To the rescue naman ang kaibigan niyang ibon hanggang sa ito ay magkaroon ng malay. Isang grupo ng leon ang nagbalak biktimahin ang batang buffalo at ilayo ito sa kanyang ina. Pero hindi pumayag ang inang buffalo na basta-basta na lamang nila ito makuha at pinagtanggol niya ang kanyang anak sa lahat ng kanyang makakaya. Pero masyadong marami ang mga leon. Ngunit bago tuluyang makuha ng leon ang batang buffalo, ay dumating ang grupo ng mga buffalo para sila ay ma-rescue at tuluyang naitaboy ang mga kaaway. Kung ikukumpara pagdating sa labanan ng isang antelope at jaguar, ay sigurado magdudumina ang jaguar sa labanan ito dahil sa talas pa lang ng mga ngipin at lakas ng hayop na ito ay isang himala kung mabubuhay pa ang antelope sa pag-atake ng jaguar. Ngunit hindi naman ito imposible sa tulong ng baboon na naglakas loob tulungan ng antelope sa pangil na mabagsik na jaguar. Makikita pa nga na parang takot na takot ang jaguar sa kanya. Mabuti na lang at hindi pa napuruhan ang antelope at nakasurvive ito sa pingit ng kamatayan. Ang mga African wild dogs ay laging grupo kung umatake, kaya napakahirap nilang takasan at hindi nila tinitigilan ang kanilang biktima. Tulad ng bufalong ito na na-stuck sa putikan, mabuti na lamang ay hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan at ipinagtanggol siya nito hanggang sa siya ay makaalis sa kanyang kinalalagyan. Nakita ng fox na ito ang mga sisiw ng baby na walang ibang kasama kung kaya sinunggaban nito ang pagkakataon na makapangbiktima. Maswerte ang napansin agad ng inahing baby na nasa panganib ang kanyang mga inakay kung kaya dali-dali nitong hinabol ang fox. Yun lamang ay huli na para sa isang sisiw ang mabawi pa ng kanyang ina. Nagpiyestahan ng ahas na ito ang mga naiwang rabbit sa isang pugad. Nang mapansin ng ina ang nangyayari
ay hindi ito nagdalawang isip na sunggaban at atakihin agad ang ahas. Kahit nga nakalayo na ito, ay patuloy niya pa rin itong inaatake dahil gusto niya siguro itong bigyan ng leksyon. Isang mother bear naman ang pilit na pinagtatanggol ang kanyang mga anak sa mga mababangis na wolves. Kahit anong gawin ng mga wolves, ay hindi nagpapatinag ang mother bear para sa kanyang mga anak. Isang ahas naman ang nabulyaso ang merienda dahil napansin ng mga unggoy na nasa pingit ng kamatayan ang isang dagang binibiktima nito. Ang dalawang mag-iibigang butiking ito ay payapang nagpapahinga sa ilalim ng puno nang bigla silang atakihin ng isang green snake. Hindi inakala ng ahas na papalagan pala siya ng mga ito at ginamitan siya na makakapit itong mga paa at tuluyang naitaboy ang ahas. Madalas ay sinasamantala ng mga buhaya ang maliliit na hipo dahil kayang-kaya nila ang mga ito. Pero ang mga fully grown hipo ay sadyang nakikipaglaban sa buhaya hanggang katapusan. Tulad na lamang ng video na ito na isang zebra ang nais biktimahin ng gutom na buhaya. Mabuti na lamang at napansin ito ng mga hipo sa paligid at tinulungan nila ang zebra na makarating sa shore para makawala sa gutom na buhaya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga hayop ay ugaling hayop. Dahil minsan ay may mas puso pa ang mga ito kumpara sa masasamang taong nakapaligid sa atin. Kaya sana ay tratuhin natin sila ng naaayon. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang videong ating itinampok. Maaari ba akong makahingi ng like? At kung bago ka naman sa aking channel, ay pakiclick ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat kaibigan at lagi mong tatandaan na sa bawat misteryo ay may nakatagong kwento.